Okay, so what's up mga ka-JB? We are here again for another episode of JB TV Originals. Alright, for today's vlog mga ka-JB, samahan nyo ako ngayong magparehistro sa LTO ng aking SUV. Okay, since ang last digit ng plate number ko is 5, ngayon is May, kailangan na natin iparehistro to. Okay? And I understand, no, marami na kayong napanood ng mga vlogs or videos regarding sa proseso ng LTO, pagpaparehistro and all that. But anyway, for the sake of content, nandito ako ngayon, sharing with you my experience today, alright? So the first thing that we have to do is, of course, we have to look for an emission testing facility, okay, na mura. Kasi if you're gonna do your smoke emission test sa loob mismo, I think medyo costly. But if you can look for a cheaper testing, nag-offer ng mura, eh dun ka na, okay? So what I'm going to do right now is that I'm just gonna check this site na pinagpa-testingan ko before nung pinaregister ko yung motorcycle ko. So, bale, this is my second time na pumunta sa LTO this year. Of course, nung January na nagpa-register ako ng motorcycle. And then, this month for this one. Oh, by the way, meron pa pala nung wala yung license ko. So, that's it for the emission test. We need to comply the Clean Air Act law, no? Kailangan nating maisuhan ng certificate of compliance na tayo ay pasado. Alright? And then number two, of course, is yung tinatawag nating Third Party Liability Insurance or yung TPL. Okay? You can get your TPL anywhere. Kung saan may nag-offer na mas cheaper. Sa Cebuana, mas cheaper ata sa kanila. So, might be. Baka pwede natin i-try later. Okay? And then, of course, is yung para saan naman tong TPL? Of course, third party meaning pag nakadiskrasya ka and all that. But if you want to have mas malawak yung coverage, is yun yung tinatawag nating comprehensive, no? Insurance naman. Covered na lahat yan. Nakabangga ka, nakadiskrasya ka, binangga ka, nasira yung sasakyan mo, and all that. Alright? So, it's up to you. Okay? And then, once na you all have these documents, okay, just fill up the form, and then attach these documents, and then submit it to the LTO office. Pag okay na yon, and then that's it. We're just gonna check it out kung how much naman yung babayaran all in all. Right? So at the end of this vlog, papakita ko sa iyo yung rundown ng mga expenses, no, na nagastos natin. Okay? So anyway guys, by the way, pansin niyo siguro naka-red ako today, no? Okay, so I have my Sanbeda Red Lions hat. And then naka-t-shirt ako ng Canada. Okay, shout out sa mga sisters ko dyan. Ingat kayo dyan mga sisters and all my relatives na dyan. Okay? So anyway, mga ka-JB, samahan nyo ako ngayon. Come on, let's go! Sabi nung nakausap ko kanina, pangalawa ako. So, may nakasalang ngayon, titingnan natin. Alright? Kung ilang oras or minuto ako maghihintay. Kasi last time na nandito ako, almost 2 hours yung paghihintay ko. Okay, so ako na yung nakasalang ngayon. No? Inaayos na lang. Okay, sineset upan na lang for testing na. Okay, so, let's see. Thank you.
Okay, so mga ka-JB, we're done with the emission test. No, so far, pasado naman as expected, of course. And I only paid like 400 for the testing and 100 for the stencil. So, 500 pesos yung nabayaran ko. Okay? And for the insurance naman, trinay kong dumaan sa Cebuana. Pero unfortunately, may sinasabi sila eh. Hindi daw nila maipasok yung MV file ata. No? Hindi updated yung system nila. So, hindi rin natuloy. It's supposed to be napakamura lang. Dapat 610 pesos lang, no? Pero since hindi na process, naghanap ulit ako ng kuhanan ko ng insurance. So doon, dapat 1,300. Pero nakuha ko ng 1,100, no? So eto na siya. Okay. Liberty Insurance. Right? Testing. Ayan. Okay, so far, kita ba? Ayan. Asado. Okay. So, ready na ako. I'm on my way now sa LTO Kawit. And sana mapabilis yung proseso. Alright? And let's see, kukuha tayo ng mga videos doon later. And I'm gonna show you yung step-by-step process and also kung gaano karami na nung tao doon and all that. Alright? So, come on, samahan niyo ulit ako. Okay, so malapit na tayo sa LTO office. Sana hindi mahaba ang pila. So, this is the LTO branch na kinuhanan ko rin ng duplicate ID ko ng lost driver's license. At the same time, nung pinarehistro ko yung motorcycle ko. Okay? And then this time para sa SUV. And then this coming September yung isa kong sasakyan. So I think this is the nearest for me. Although may bagong open daw dito sa may malagasang area, pero mas sanay na ako dito sa area na to, sa branch na to. Kaya dito na lang. JB, finally, I'm done with my LTO registration. It's exactly 11:35 nung na-release yung aking OR. Okay, so napakabilis. Umalis ako sa house na mga around 7:30. And what time is it now? It's like 4 hours, no? Na pre-process ko to. So, napakadali. For as long as maaga ka umalis, you know what you're doing, alam mo na yung pupuntahan mo na emission testing center. But anyway, at least madaling natapos to. And let's just have a rundown, no? Ng mga expenses or mga fees na binayaran ko. Okay?
for the emission testing, I only paid 400 pesos for the testing, and then the stencil is 100 pesos. So 500 pesos, if you can see there. Okay? And then for the insurance naman, it's supposed to be 1,300, pero binigyan naman niya ako ng discount dahil it's the same insurance company na pinuntahan ko recently para sa motorcycle ko. Kaya 1,100 na lang. Alright? So for insurance or the third party liability insurance, it's 1,100 only. Alright? So it's like I waited for mga wala pang isang oras actually. Yeah. Okay, mga wala pang isang oras, and then na-release na yung official receipt ko. Alright? So how much? Yung processing fee? The processing fee is 2,624.06. Okay? All in all, how much yung ano ko? Again, for the LTO processing fee, it's 2,624.06. Alright? For a total of, ang nabayaran ko today is 4,224.06. Alright? So, mura na rin. Okay na rin. Pero wala pa dyan yung syempre, may konti tayong ano, pamerienda sa mga tumulong din da sa atin, nag-assist. Alright? But all in all, the experience is, no sweat. Kumbaga, walang kapagod-pagod. For me, if you have time, I suggest na i-process nyo na, di ba? Mas maganda, wala pang kalahating araw. At the same time, makukuha nyo kaagad yung document. I hope you enjoy this vlog. And until the next video, mga ka-JB, that's about it. Peace out!